Yung house niya, this is almost 114 years old na. 100. Ang purpose pala ng upuan na yan, para sa manok talaga. Yes, yung storage area niya sa ilalim. Oh. Unlike ngayon, ang mga sa vault. Dito, yung area dito, still... So, ito mga collection naman ng mga dog. Yes, yung collection. Original pa rin itong stairs, no? Yes. Saan gawa yung kahoy na yan? Kasi before, kapag yung mga matatanda, is mapapago. Ang ganda naman ng bahay na ito. Butaka chair, dual purpose din siya for resting ng mga matatanda at giving birth. Giving birth, yes. Okay, mga Jubero, so ito na yung susunod natin. Ito nga, Bernardino Halandoni House. Ayan, isa rin siyang museum. Tawid tayo. Talaga nga, naglakad sa gitna eh, no? Ayan, so Bernardino Halandoni House Museum, mga Kaichubero. Ayan. Siyempre, hindi ko pa alam ang history nito, kaya malalaman natin dito mismo sa loob ng bahay. Eto na naman tayo. Wow. Hello. Magandang tanghali. Ayan, ang pagkakaalam ko, sina Bernardino at saka si Isabel ay from Iloilo. Kundi ako nagkakamali ah. Tapos lumipat sila rito sa Silay. So dito na sila tumira. Hi sir! Ah, dito tayo sa kabila. Sir, open pa ba? Ha? Open? Dito tayo sa kabila. Magandang tanghali po. Hanggang ano oras po ito? 5 p.m. So, welcome to the house. Hello po. This house, this is owned by Don Bernardino Halandoni. Don Bernardino Halandoni is a stud din sa mga sugar barons dito sa Negros. Yung house niya, this is almost 114 years old na. 114 years old. Grabe, ang tagal na. It's built in 1908. Usually, yung area dito sa ilalim, this is only their garage area. Kasi yung mga ganitong bahay, this is based in a typical na bahay kubo. Na yung typical na bahay kubo was made up lang naman dapat na nagpahat saka bamboo. But ito, dito yung bahay kubo nila is made of hardwood saka full cement. Oo. Kaya instead of silong lang dito sa ilalim, sa kanila ginawa nilang garahe. Garahe ng mga kalesa nila. Kasi kabayo. Yes. Kalesa that is a horse drawn. Kalesa that is their main of transportation before. Kaya may mga malalapad na pintuan dyan sa harap. Oo. Kasi that is para maka-accommodate ng kalesa nila. Kasi yung main entrance talaga, yes, that is the malalapad yung mga pintuan sa harap. Kasi that is para maka-accommodate ng kalesa talaga nila. Kasi yung main entrance naman para sa mga tao is nandoon talaga sa gilid. Oo, okay, okay. Yung likod ng bahay, usually bodega. Yung upuan na yan, tawag dyan is galinera. Ito po? Yes, galinera. Galinera. Oo, galinera or from the Latin word, galio meaning is chicken. Kasi before, yung storage area niyan sa ilalim, yung purpose, is para sa mga manok. Lalagyan siya ng mga ganun? Manok. Yes, because okay. Before... Lagayan ng manok. Yes, kapag may mga bisita, yung mga bisita, kapag may mga regalo, usually yung common ng mga nireregalo is manok. So habang naghihintay dito sa ilalim, yung mga dala nilang manok is dyan yan nilalagay. Oh, so ginawa pala, ang purpose pala ng upuan na yan, para sa manok talaga. Yes, yung storage area niya sa ilalim. Oh. Unlike ngayon, ang mga sapatos or magazines na yung mga nilalagay dyan. Oo nga, yes. Yung
yung photos na nakasabit, reprint photos, that is Dr. Trino Montinola. Oh, this one po? Yes, Dr. Trino Montinola is the son-in-law. Kasi napangasawa niya yung only daughter ni Don Bernardino na si Angeles. Dr. Trino Montinola is from Haro, Iloilo. Okay, yun ang sabi ko na nga eh. That is naman yung may-ari ng bahay. Don Bernardino Lopez Alandoni is from Iloilo. Ay, yung wife, Doña Isabella Desma, is native of Silay. Oh, pero halos okay, lahat okay. naman ng mga prominent families dito sa Negros, they are from Iloilo. Kasi Iloilo before is mas progressive na compared to Negros kasi they have textile industry na, which is yung mga damit, gawa ng fabricate ng mga pinya or mga damit na mga barong. But eventually, when the US was invented, the cotton industry, cheaper na yung cotton compared sa fabricate ng pinya. So halos lahat ng mga prominent families from Iloilo transferred to Negros to invest sugar farming. So yung waving loom na yan, nag-i-indicate na yung mga family is from Iloilo. Kasi that is their main industry before. Oh, ngayong paggawa ng mga ganito, waving loom. Galing. So, ganyan yung ginagawa nila nung araw. Diyan, ginagawa yung mga damit na mga, or mga patadyong. Nice. Yung mga photos na nakahang, they are the governors of Negros na prominent of Silay. Okay. Tapos yung sa kabila, ganun din. Same sila din. Rin. Yung dito naman, yan lahat yung mga photos ng mga ancestral houses dito sa Silay. Dito sa Silay, okay. 32 yung mga ancestral house na recognized ng National Historical Institute dito sa Silay. Ah, 32 ba? Yes, 32 halos lahat, pero may ibang museum pa, may mga ibang bahay pa. Na hindi open for... Or hindi pa, sir, na pa-register sa national. Kaya hindi pa nila ino-open yes, for public. Yung pala yun. Pero sa 32 na yan, yung ginawang museum is tatlo lang. Balay Negrense, Hofeleni, and this one, the Pink House. Oh. Yung iba, hindi siya ginawang museum kasi parang ano na siya, ginawang bread and breakfast, turn into commercial establishment. Nirepurpose na lang, ano. So, yung area dito, bodega ng bahay. Ito po, no? Yes. Oh. Dami pang picture sa loob, oh. Yes. Oh, di ba? Oh, nandito lahat yung mga istorya. Oh, ito na naman tayo sa mga vault, oh. Vault. Dito, yung area dito, still na bodega ng bahay. Reprint photos, yung mga nakahang sa wall, kuha siya from 1800s to 1900s. Nandiyan yung tundo, eskolta. Oo, yes, oo. Nice. Sino po yun yung nasa picture? Miss Olympia Severino, isa siya sa mga gumawa ng first flag dito sa Negros. Isa siya sa mga gumawa ng flag? Oo. First flag, Philippine flag dito sa Negros. Yung mga reprint photos na nakahang, those are the national heroes. Oo, siyempre. Oh, national heroes, Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez, Juan Luna. Diba, nandito na sila lahat. Ito. Oh, alam nyo na yan. Ang mga national heroes. Dito naman, sir, sa kabila is yung mga heroes ng Negros. Mga heroes ng Negros. Revolutionary. So, yan. Nice. Dito na tayo. Sa likod, bodega pa din ng bahay. So, ito mga collection naman ng mga doll. Yes, yung collector ng doll is si Miss Bilya Galang, teacher sa piano dito sa Bacolod. Yung mga dolls na yan, those are the Kenny dolls. Pero yung collector kasi, siya mismo nagtahi ng mga damit pagkatapos kinarakter niya sa mga national heroes, mga prominent na tao dito galing. Sa Pilipinas. Oo. Ito kasi si ano to eh. MacArthur. MacArthur. Diba? Nandiyan din si Cory Aquino, Imelda Marcos, Dr. Jose. Ito yung mga tumahin ng bandila. Yung sa Taal.
Nice. Ang galing naman nito, yung paggagawa nila. Eto, gumbursa. Oh, di ba? Nakakatawa. Oh. Old books. Oh, encyclopedia, hindi. Encyclopedia, si... Parang ito yung mga pag hinawakan mo, pwede na siya mapunit, no? Mm. So, display na lang siya talaga. Mm. Like ito, oh, kita nyo. Dami. Yan, mahirap naman. Ano yan? Ipapaano mo na lang yan, papakopy tapos, no? Mm. Pag ano, pag gusto mo siyang isave. Ganda naman na ito. Assumption Gamboa naman yung nasa portrait na yan. Ah, talaga? Ang ganda yes. niya. Sa kabila, Mr. Arsenio Hison, first president of the PNB, tsaka Miss Conchita Gaston. Yung anak nung ano, nung sabalay ni Grenze, yung Miss Soprano. Ah, yes. Yung mga photos kasi dito, mga prominent na tao dito, sir, sa Silay. Kagaya nung mga, yan, Architect Leandro Locsin. Yan, vintage photos, kuha yan ang pinaka-oldest photo studio dito sa sila, yung Gamboa Studio. Pero nung nag-close yung Gamboa Studio, lahat ng unclaimed photos sa kanila, dinonate nila dito sa museum. Mm. So we can proceed na, sir, sa taas. Ah, sige. Sa taas naman kasi tayo. Kasi dito, sa harap, garahe, sa likod is bodega lang naman ang bahay. Parang mga additional na lang yung mga photos dito. All typewriter. Halika na, proceed na tayo sa taas. Bahay or sa main living spaces talaga ng bahay. Ang grand staircase. Oh. Pagkatapos dyan sa gilid is yung main door. Original pa rin itong yes, stairs, no? Yes. Saan gawa yung kahoy na yan? Ang balayong. Balayong. Yung balayong wood is from Mindoro. Tsaka before, hindi talaga siya ginamitan ng pako. Yung pinako sa kanya is wood peg. Kasi matigas talaga siya, yes, no? Yes, oo. Hindi siya matatabla ng pako. Matigas. Siguro, sir, parang napatunayan na din ng kahoy na ganun siya katigas. Oo. Kasi hanggang ngayon still exists siya. Oo nga, yes. Tsaka hindi inaanay, mm-hmm. no? Wow. Yung area dito, tawag naman, Descanso. Oh, this area one. Dito, parang first landing area siya. Descanso, from the Latin word din, meaning is to rest. Kasi before, kapag yung mga matatanda is mapapagod, magpaakyat, pwede muna silang magpahinga. So, upo muna sila. Oo. Grabe naman itong hagdan ninyo, nakakapagod, ang taas-taas, ganyan. Hindi kagaya ngayon na may mga elevator na. Oo. Wow, ang ganda ng bahay. Kailangan ko ba magubang ng slipper? No, sir. Okay lang. Sure? That is Doña Isabel. Tsaka yung sa kabila, Don Bernardino. Oh, ito siya. Yes. Oh. Kasi, sir, yung family portrait, yung nakasunglasses, that is Don Bernardino Halandoni. Yung nasa gitna, Doña Isabel Ledesma, may tatlo silang anak. Yung panganay na lalaki, si Dr. Cesar, yung naka-pink yan, yung only daughter nila, si Angeles, tsaka yung youngest nila, si Delphine. Ngayon, yung namamahala sa bahay is third generation na anak na nung naka-pink. Ay, yung anak niya na si Mr. Antonio Montinola, yung nakita mo sa video. Ayun, yes, tama ka. Second child niya yon. Ah. Mm. Si Mr. Antonio Montinola is dito lang nakatira sa Silay. Sa Silay. At hanggang ngayon, still na bumibisita pa dito. Talaga, ilang taon na sila ngayon? Mga nasa 80s na. Ah, nasa 80s. Uh-oh. Malakas pa, I'm sure. Yes. Kasi pag mga ganyan noong araw, mga tao noon, ang haba ng ano nila, no? Tsaka malakas pa, no? Tsaka siguro walang mga problema. Oo. Sewing machine nila, na senior na yung brand, pero tawag dyan, makina di mano, kasi mano-mano siya. Oh, mano-mano. Hindi siya 1800s, oo. Tsaka also, they have telephone, na yung telephone nila is battery-operated. Battery-operated. Yes. Rural line rules. Anong taon yan? 1910. Yes, 1910.
yung mga lumang bahay, ginawa talaga mga malalapad yung bintana, yung pintuan, high ceiling, kasi that is para maka-accommodate talaga ng ventilation. Yes. Ventilasyon, tapos sa baba, ventanilla, yeah, tapos electric fan, ventilador. Ayan. May mga, yung mga wood carvings na ganyan, tawag naman dyan is kalyado. Yung kalyado na yan, that is for ventilation also before. Oo. Tsaka yung mga wood carvings, naka-pattern yan sa mga pambansang bulaklak. Yan, kung like, manonotice nyo, isang paggita. Oo nga, no? Yes. Galing, no? Oo nga, no? Pero yung ceiling, original yan? Yes, sir. Original yung ceiling, that is Imbos from Germany. Oh. Tin can. Ah, tin can. Yes. So, matibay siya. Wow, ang galing naman nila. Araw. Parang tiles din siya, sir. Oh, okay. Pinagdikit-dikit. Ayan. So, kapag nung during that time, mga ilustrados, baston. Mm, tama di ha? Yes, tapos, baston. Lalagay nila yung baston nila, sombrero. Mm, o, di ba? Lalagyan ng baston, at the same time, hatrak siya. Di ba? Pero ngayon, normally, kapag may ganyan ka, dahil may diferensya yung pamo, yun na yun, di ba? Or, ngayon na, mga matatanda, dapat gumamit na ng baston. Kasi para, may alalay sila pag naglalakad. Pero dati, hindi naman talaga ganun. Maka-prone sa out of balance na ngayon. Yan na yung purpose. Ang ganda naman ng bahay na ito. Talagang na-preserve ninyo. Dito, so yung flooring po ba original? Yes, sir. Diyan yung makikita na hindi sila gumamit ng, ng pako. Pako, ayan wood. Dito is yung daughter's bedroom. Yan is si Angeles, tsaka yung napangasawa niya na si Dr. Trino Montenola. Si Angeles is yung only daughter ni Don Bernardino. So, anak na nila yung nasa video, sir, na si Sir Antonio Montenola. Ah, okay. Nice. Nakakatuwa naman itong... Grabe, no? Lahat yung mga napapasok natin na bahay, ano ka, ma-amaze ka kasi... Iba-iba yung character ng bahay nila, iba-iba yung mga gamit nila, yung mga disenyo ng yung architectural design ng bahay. Oo. Iba-iba. Hindi siya yung pare-pareho, wala pa ako nakikita na pareho. The same. Pero ang napansin ko noong araw, pabunggahan ng hagdan, no? Tsaka siguro sir mga gamit. Gamit talaga. Oh, gamit talaga kasi, sila. Kasi kung manonotice niyo yung mga gamit, halos lahat is import from other country, yes, no? Yes, from other country. Kahit na yung mga salamin na yan, ay, this one, din. No? Yes, yung mga salamin na yan, wow. Still original dito sa bahay. That is also from Germany. Ang mahiwagang salamin. From Germany pa yes. Galing na. Mahal nun. Tapos eto, pareho lang ba ito? Yes. Ah, pareho lang. Oo. Stroller. Eto ba yung tinatawag na butaka chair. Kasi sa word na bukaka. Butaka chair, dual purpose din siya for resting ng mga matatanda at giving birth. Giving birth, yes. Mm. Yeah. Eto, para sa baby ba to? Yes, yan yung stroller. Stroller nila nung araw. Galing ano? Tingnan mo, ngayon lang ako nakakita ng lumang stroller na pang baby. Diba? Tapos, itay nyo yung bed nila, only ito. Pero ngayon, palakihan na. Diba? Mga new generation natin. Because before siguro sir, yung mga normal na mga Filipino is mga maliliit naman talaga. Tsaka, yan naman sir, yan, yung family photos na yan, yan na yung family photos ng only daughter, Angeles, Dr. Trino, yung lima nilang anak, yung nakatayo, yan yung nasa video, nung kabataan pa niya, Mr. Antonio Montenola. Guwapito. Kahit hanggang ngayon may mestizo. Edad na siya, guwapito pa rin siya. Tsaka si madam yung wife niya. No. No? Ma'am Chona Montenola is from Cebu. From Cebu naman siya. O si Ma'am Chona. Yung mga bentwood chair na to still original dito sa bahay from Vienna. From Vienna pa? Wow. Mga musical instrument nila is yung piano, harp, tsaka yung gramophone. Steinway. Ano Grotia, ano? Grotain, Steinway. Grotain. Tsaka yung piano is nagsisimbol pa talaga siya nung walang kuryente kasi dyan may kandilabra siya. Oo nga, no. May ba may kandila, o? Oh. Ano nyo? Pero gumagana pa yan? Yes. Ah, talaga? Tumutugtog pa siya, pero hindi na siya, sir, nasa tune. Okay, out of katagal. Tune na siya. Oo. Kailangan na siyang i-repair.